Yan, yung bulada, walang sanepa, oh. Magaling. Yung gutter, ugain mo, boy. Ayan, kagaling, oh. Oh. Paano, Juan, walang sanepa? Ngayon pa lang natin lalagyan. Yung unang gumawa niyan, hindi nila nilagyan. Na forma. So, ito, lalagyan natin siya ng number 10 na sanepa. Yan. Discardin natin, tinanggal na lang natin yung tatapatan ng trusses. Tapos, pagayari niyan, ito na yung ating full ventilation na spandrel. Tignan natin mamaya kung anong kahihinat na ng finish nito. So, ito na naman tayo. Magandang araw, Pilipinas! Ito na naman tayo muli. Ang tatatlo na lang kami. Ito, si Egan. Ayun o. Egan. At si Utol. Ito lang naman muna igagawin natin dito. Sige pa. Yan, lalagyan natin ng grease. Yan, update tayo. Yung aming cuppings ay nabitin. Yan, kasi 8 lang ang bend eh. So, magdo-double pa tayo dyan. Papagawaan pa natin yan ng maliit na box. Kasi yung ilalim ng gutter sa pagitan, umangat. Pag nilagay yung ipapagawa uli, yung parang may dekorasyon na naka-box, masasarahan na yan. Yung spandrel nga pala natin, ito. Yan oh. Merong puro ventilation lahat. Yan, no? So hindi pa, yan, nilagyan namin ng ng paring sa gitna para matibay kasi ang length niya ay 150. Yan, nilalagyan namin ng paring. Yan, hindi pa sila tapos. Pero maglalagay na ako doon. Stay tuned, mga ka-DIY. Ito, yung pala ginagamit natin. Dito nga pala sa ating molding. Ayan, yung ginagamit natin, no. Hindi tayo gumagamit ng diunong pako. Puro din drill lahat yan at saka nakatox. Ayan. Kaya hindi yan luluwag. So, yung nga palang ating spandrel sa gitna, nakaribit doon.
sa gilid, hindi na siya nakarivit. Kasi yung ginamit natin dito ay ito. Nakasoksok siya, malalim to. Halos dos yung nakalubog niyan. Tapos dito, pinalaparan din natin yung ano, yung ito, dos din yung nakabaon diyan. Dos din. Kaya hindi malalaglag yung ating ano, spandrel. Tapos yung gitna nakarivit dito. Kasi ayaw nung may-ari na sobrang rivit na nakikita. Yan ang ating update. Haba-haba pa. So ayan, nilalagyan natin ng ganyan, oh, ng hanger.
Kita nyo ba yan? Walang ano, walang mga rivet yung mga gilid ng spandrel natin, no? Kasi yung pagkakasok-sok natin, saktuhan. Ayan, no? So, malinis. Ayan, no? Tsaka hindi tayo gumagamit ng angular. Ayan, no? Ang ginagamit natin ay molding. Yung original niya talaga. So, yung ginamit naman natin dito, cuppings naman, tapos pina-oversize natin yung ilalim. Pinagawa nating 2 inch yan, yung ilalim. So, 2 inch din yung original na yon, 2 inch din yan. Ayan. Tapos, bawat isa, ayun, kita nyo ba yun, no? Nire-rivet natin yan, isa, sa gitna, diretso. Yan ang may rivet, sa gitna, dire-diretso yan. Para mas matibay. Oh, ilan na ba yung naputol dyan? Oh, meron pa dito isa. Oh, ayan yung ating nagawa maghapon. Nilagyan natin ng sanepa. At saka nilagyan natin ng cuppings. Yung sa gilid sa pader, molding na big size. Tapos nilagyan natin ng paring sa gitna, pampatibay kasi masyado siyang mahaba, 1.5 eh. Okay. Ito na ang ating nagawa maghapon. Thank you for watching. Abangan nyo na lang po yung part 2 mga ka-DIY sa spandrel edition. Yan, para maiba naman. Sabi mo, Igan. Ayos na may gawa. Ayos na may gawa natin. Regalo. Patingin nga nung gift. Ayun, no? Abangan po natin. Boss, laser. Yan. Abangan natin yung ano, yung unboxing. May unboxing tayo. Galing kay Mr. Oliver. Okay.